At pinabulaan po ni Vice President Lenny Robredo ng kanyang kampo na kuwan ho, ha, siya ay tatakbong gobernador. Pagkatapos po ito na magpahayag si Senator Trillanes na willing siyang tumakbong presidente. Kung hindi tatakbong presidente si Vice President Lenny Robredo. Yun yun eh. Kaya yung mga iba, meron siyempre, merong ilan na magpapahayag ng pagkadismaya kapag ang inaasahan nilang kandidato, ha, sa 2022 ay si Vice President Lenny Robredo. Oh, mga kaibigan mabuti na rin yung ginawa na yun ni Senador Trillanes. Kasi po at least ngayon alam natin na ika nga po hindi pa lang kumpirmado, pero yung pagtakbong presidente ni Vice President Lenny Robredo ay bukas po yun, open po yun, mga kaibigan. Ano ho? Lumabas ang balita na si dating senador Antonio Trillanes Deport ay nagpahayag ng kanyang intensyon na kumandidatong presidente sa 2022. Pagkatapos po daw na yung si Vice President Lenny Robredo tila nagbabalak yata na kumandidato na lang na gobernador sa Camarines Sur. Pero ito ho ay pinabulaan na naman ng kampo ni Vice President Lenny Robredo na siya'y tatakbong gobernador sa Camarines Sur sa 2022, ha? Sinabi na hanggang ngayon ay bukas sa kanya ang pagtakbo para presidente sa 2022. Kasi po kanina dinagsa tayo ng mga reaksyon, ho, sa ating messenger. Nagtatanong sila, ay katunay, wala naman tayo alam dyan. Pero yung iba na ano raw, yung parang tinamad, ha? Tinamad na ayaw nang makialam. Yung ayaw nang mag-participate, ano ho, yung mga kababayan natin. Ako ho, masasabi ko lang ito. Hindi naman siguro yun ang intensyon ni Senador Trillanes na pangunahan si Vice President Lenny Robredo. Katunayan, may magandang naibo ngayon eh. Ano yun? Hindi ba tuwing mababanggit na ang pagtakbo ni Vice President Lenny Robredo, hanggang ngayon naman eh, yun din naman ang kanyang stand eh. At sinasabi ng kanyang kampo na hindi magandang pag-usapan muna ngayon sapagkat meron tayong kinakaharap na krisis, ha, bunsod nitong pandemya. Kaya ang politika ay hindi magandang pag-usapan muna kung yung pagtakbo mo sa politika. Pero kung tutuusin ninyo, may magandang naidulot yun. Yung pagsasabi ni Senador Trillanes ng kanyang hangarin na tumakbo sa 2022. Ano yung naibunga nun? Binunga nun, nalaman natin na bukas talaga sa pagtakbong presidente si Vice President Lenny Robredo. At meron din namang kaagad na pagtutuwid na ginawa ang kampo ni Senador Trillanes. Kung di ako nagkakamali, sinasabi rin nila na yun namang kanyang hangarin na pagtakbong presidente ay yun ay sakali lamang.
na hindi itutuloy ni Vice President Lenny Robredo ang kanyang pagtakbo. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kababayan, makinig kayo ng konti sa atin. Wala naman tayong maipagmamalaki, hindi naman tayo kung sinong na meron pwesto sa gobyerno. Wala naman tayo niyan eh. Ang maipagmamalaki lang natin, ang maipapangahas lang natin, na kaya natin sinasabing, pakinggan ninyo ang sasabihin kong konti, konting payo. Ito yung experience na natin. Matagal na nating experience sa politika, yung ating mga observation, na karamihan naman nagkakatotoo eh. Di ba? O, sino ba ang, kanino nyo ba narinig si Justice Carpio na pinag-usapan? Bago siya pinag-usapan. Dito sa programa natin eh. Di ba? O. Dahil sa pagpapahayag natin ng mga mabubuting katangian na ni Justice Carpio at ng kanyang mga mabubuting ginagawa para sa kapakanan ng ating bansa, sa pagtatanggol niya sa ating bansa. Kasunod na nun, di ba? Sabi nga natin eh, kung qualification sa presidency, iharap nyo na lahat ng kandidato. Wala makakapantay sa credential ni Justice Carpio. Pero ang credential hindi sapat para ka maging presidente. Alam natin yun. Ang sa atin lang, dito sa election na ito, ang una nating dapat isipin, magkaisa ang ang lahat sa panig ng tatakbo, yung tunay na kandidatong tatakbo laban sa administrasyong ito at sa mga lihim na kasapakat ding tatakbo. Tatakbo rin, pero lihim naman na kasapakat din ng administrasyong ito, na ang tawag natin nga ay Manchurian Candidate. Yan din eh, mga kandidato na tatakbo, hindi para sa interes ng bansa, ng sariling bansa, kundi para sa interes ng ibang bansa. Yun yung Manchurian Candidate. Marami yan, ayon dun sa advance na ginawang pag-aaral na lumabas sa pahayagan, at yan eh, binasa natin dito eh. Mga kaibigan eh, yung pag-aaral na ginawang yan, na ang eleksyon sa Pilipinas sa 2022 magkakaroon ng mga kandidatong Manchurian Candidate, hindi lang isang kandidato na kung tawagin ay Manchurian Candidate. Ang ibig sabihin ay kumakandidato laban sa interes ng kanyang bansa. Ibig sabihin, traitor. Di ba? Kandidatong traitor sa bayan. Ang importante po, isa lamang ang maging kandidato at ticket na isasagupa laban sa mga yan. Katulad si Pacquiao. Si Pacquiao ba inaasahan yung tatalikod sa mga katarantaduhang nangyari ngayon? Nakinabang sila rito, di ba? Tsaka yung iba pa mga kakandidato na walang sinasabi para maipagtanggol ang Pilipinas, hindi makagawa ng paninindigan sa panig ng Pilipinas laban sa sa ginagawang pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Mga kaibigan, nawalang boses eh, hindi ba? Yan ba inaasahan ninyo? Na papalit dito sa gobyernong ito? Sila rin yun. Mga kaibigan, kaya ang importante ho rito, merong itinayo, di ba, na
isang bayanan. Ibig sabihin nun eh, hindi naman political group yun eh. Movement yun eh. Kilusan yun para tayo naman na mga mamamayan ay himukin na sa intensyon nitong kilusang ito. Isang tabi natin ang interest natin. Oh, kung tutusin ninyo, di ba may kanya-kanya tayong manok. Ba hindi, hindi lang naman ang isang pwesto ang paglalabanan sa 2022. Eh. Kailangan natin ng matinong presidente. Kailangan din natin ng matinong vice president. Kailangan din natin ng matitinong senador. Kailangan natin ang matitinong senador. Sapagkat malaki ang gagampan ng papel niyan para proteksyonan ang ating bansa. Ha? Laban sa China. Mga kaibigan. Oh, alalahanin ninyo itong administrasyong ito. Eh lahat ha, pagka isa lamang sa mga kandidato nila bukod sa frontliner nila, meron pa silang, 'di ba ganyan ang ginawa sa panahon ni Gloria nung bababa na si Gloria? Ilan ang tumakbong kandidato? Mga kaibigan. Marami. Pero lahat yung tuta ni Gloria. Malibang kay Pinoy. Di ba? Sila, Villar. Puro kay Gloria yun eh. Oh, si Gordon. Di ba? Tsaka si Bayani Fernando. Oh, meron pang iba na mga kandidato. Puro tuta ni Gloria yun. Ah, kaya hindi... Kaya si Pinoy ay nag-iisang oposisyon, tunay na oposisyon that time. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang isipin natin ngayon, mga kaibigan, ay kung sino yung karapat dapat na kandidato sa panahon. Ito yung panahon na ang kailangan natin, leader. Hindi natin kailangan ang partido. Ano man partido yan na magdadala sa mga tamang kandidato, dyan tayo lahat dapat magkasama-sama. Hindi tayo pwede yung gusto ko si ganito, gusto ko si ganon. Eh, isang partido yan. Gusto mo mag-away pa yan. Gusto mo mahati pa yan. Eh, huwag nating hatiin. Ha? Oh, mga kaibigan. Unawain natin yung sinasabi. May maganda nga, sinasabi ko sa inyo, isa sa magandang nagawa ni Trillanes doon, sa kanyang pagpapahayag ng intensyong kumandidato dahil siguro inaakala niyang walang interest na si Vice President Robredo dahil ewan ko kung ano yung ginawang pagpaparehistro ni Vice President Lenny Robredo sa ano to, nagsimula ito sa registration ng kanyang kwan eh, ng kanyang kwan bilang butante, di ba? Oh. Eh inakala ni Trillanes na tatakbong governor, mabuti na rin sinabi niya 'yon. At sumagot kaagad ang kampo ni Vice President Lenny Robredo na hindi totoo 'yon. Na meron akong merong planong tumakbong gobernador sa Camarines Sur. Oh, bukas anya anila ang pagtakbo ni VP Robredo sa 2022. Maraming pwesto yan. Presidente, vice-presidente, at mga senador. Kailangan natin sila. Kailangan natin si Carpio. Kailangan natin si Trillanes. Kailangan natin si Robredo. Hindi natin pwedeng hatiin yan sapagkat mawawalan tayo ng lakas. Ha? Kami o matagal na lumalaban para sa bayan. Lagi pagka-eleksyon,
sinasabi natin kung sino ang tamang kandidato na tugma sa panahon. E inakala natin, ito yung tamang kandidato noong 2016. Di ba kinukwento ko nga sa inyo, kumampanya pa ako, ako unang-una. Wala pa ni siya, hindi niya alam na tatakbo siyang presidente. Oh, isipin ninyo yan. Namuhunan tayo dito sa programa natin. Dito rin sa impilang ito. Oh, mga kaibigan, sa pag-aakala na siya ang nababagay na presidente sa panahong iyon. Pero nagkamali tayo ng pagpili at hindi naman natin kasalanan yun. Sapagkat hindi naman tayo ang gumawa ng katarantaduhan. Sila tumarantado eh. Hindi ho ba? At yun ay hindi natin pwedeng, hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Hindi ho ba? Sa kamalian. Eh kung ganun ang gagawin ko, alis na ako sa radyo, manloloko lang pala ako. Di ba? Ang dami na manlolokohin eh. Oh, madali lang manloko eh. Mga kaibigan, ang sa atin lang, manindigan kayo hanggang sa huli. Ito lang ang magagawa natin, mayambag natin, especially ngayon. Sapagkat ngayon, very crucial ang kinakaharap ng ating bansa. Ha? Napaka-dilim ng hinaharap ng ating bansa. Huwag nyo napansinin itong si Digong nyo. Wala na yan eh. Basura na yan. Sipin mo, sabihin mo, nagbibiro siya. Di niloko mo. Ang taong bayan, manggagancho ka. Di ba? Ginancho mo yung taong bayan, sinasabi mo pa. Sipin mo yan. Eh, baliw lang ang nakagagawa niyan eh. Ang pinag-uusapan eh, public office eh. Presidency. Ha? Sipin mo yan, presidency. Binubulgar mo yung sarili mo na nanloko ka. At ito naman mga naniwala, tinawag mong mga estupido. O, sipin ninyo. Mga kaya wala ito eh. Wala na tayong magagawa. Basura nito. Apa, inaasahan ninyong gawin tama nito. Kaya ipokus natin ang ating atensyon dun sa mga karapat-dapat na kandidato. Ha? At doon sa karapat-dapat na kandidato, hindi kasama si Soto ron. Di ba? Kung sa bagay, hindi siya makakatakbong senador, baka tumakbong vice president yan. Oh, mantalang, nung tayo'y nasa ospital, busit na busit ako eh. Nung mabasa ko yung sinabi nitong si Soto, ha? Alam niyo sabi, hindi ba nagkaroon tayo ng lockdown ulit? Eh mga tao, ang daing ng tao, yung magugutom ang tao, di ba? Hindi naman tinutulungan ng gobyerno. Akalain nyo, sabi nitong si Soto, para makapagsip-sip siya kay Duterte. Eh sabi niya eh, reklamo kayo ng reklamo. Ha? Para bang wala tayo sa gera? Sipin ninyo yun, ha? It's a war against COVID-19, sabi niya. Pag-yera, meron bang umaangal na wala silang makain? Bay, kundi ba namang tulonges talaga ito? Ito, mga kategorya ni Robin Padilla lang ito eh. Ha? Nawala raw litratong katunayan, si Lapu-Lapu, eh ganun ganito. Wala raw video nun. Eh gago ka pala eh, nung pinanganak ka ba eh. Naka-video ba? Paglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo, naka-video ba yun? Oh, paano namin natiyak na anak ka ng nanay mo, hayop ka? Di ba? Eh, gago ka eh, wala ka palang video eh. Ngayon, kundi tamulmul itong si Soto, mga kaibigan, akala niya yung gera sa COVID, kapareho ng organized warfare. Ano yung organized warfare? Ba, yung talagang gerang may mga ginagamitan ng armas. Magkaibang gera yan.
hungas. Ha? Ito'y gera sa karamdaman ito. Ha? Hindi mo pwedeng ikumpara ito sa tinatawag na organized warfare. Mga kaibigan, oo. Ha? Akala niya magkapareho yon. Kasi sa gera, yung organized warfare, wala nga naman pagkain doon, di ba? Oh. Eh dapat ganun din dito, wala rin pagkain. Sila lang kakain, yun ang ibig niya sabihin. Ba't kayo kumakain? Bakit kami ayaw niyong pakainin? Di ba gago? Mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Akin ito'y kailangan pang iwanan.